So, ayun, good day po sa inyo mga kaplamo, no? So, yun po, no? Kamusta kayo? So, ngayon is meron tayong gagawin, no? So, eto siya. So, tara, buksan na natin kung ano yung nilalaman niya. Yan, so, meron tayo isang malaking, isang mahabang box. And then, tignan natin kung ano yung laman. Meron pa sa loob. So, ayan, huwag na natin patagalin. So, ito yung stand. Acrylic ata to. Tapos, kitang-kita nyo naman kung sino yung laman. Si Sanji. So, di ko alam kung anong line to. Pop ata. No? So, ang gagawin natin dito is lalagyan pala natin siya ng ano dito, effect parts ng flame. Gagawa tayo ng pipiturahan natin siya. Tapos gagawin natin ng para meron siyang apoy dito sa binte. Kasi, kitang-kita nyo naman kung bakit, diba? Ayan o. Merong parang mga gas-gas yung ano niya. Legs niya. Ayan. So, both legs is lalagyan natin ng flame effects. No? Tapos, eto yung lata na to. Ayan. Is pipinturahan natin to ng kulay gray. And then, tatapkutan natin ng clear. So, ayun. Huwag natin patagalin. Ang gagamitin nating paints are syempre from Zerk ulit. Gagamit tayo ng white primer. Ayan. White primer. Syempre gagamit din tayo ng yellow. Ayan. Yellow. And then syempre kulay red. Ayan. Kulay red. Tapos magmimix din tayo ng red and yellow. Para mag silbing parang yung ano niya, kulay orange, yung parang nag-fade na rin yung mga apoy-apoy. So, ayun, huwag na natin patagalin. Ang gagawin ko is, imamasking ko to, tong part na to hanggang taas para hindi mapuntahan ng mga excess paints natin. So, tara, let's go! So, ayun guys, na masking na natin yung half body ni Sanji, no, para mamaya is yung mga excess paints is hindi malagyan yung upper part na to. Then, natatanggal din pala yung ulo niya at saka yung isang kamay niya, kaya tinanggal ko na muna, no. Inilagay ko muna siya sa isang ziplock, no, para iwas alikabok. So, ayan, ready for painting session na tayo. Let's go! We'll be right back.
So, ayun nga po guys, ano. So, ngayon, ito is tapos na nating i-paint si Sanji and tuyo naman na din siya, no. So, ngayon is tatanggalin na lang natin yung kanyang masking, no. Tapos, yun pala, hanggang ngayon hindi ko pa natatanong kay client kung anong line to. Pero sa tingin ko, pop ata to, pop na Sanji, no. So, ayun, tara, tanggalin na natin yung masking. Let's go! So, ayun na guys, no, natanggal na natin yung masking niya. So, eto rin pala, may sasabihin pala ako, no. So, kanina, sa unang video, nasabi ko na yung etong lata na hawak niya is ipipaint natin to ng gray and then tatapkutan natin yung tree ng, tatapkutan natin ang yung lata ng gloss, no. Yun nga lang, DIY lang din kasi ito ni client, no. So printed lang pala to at ano siya, papel, no. So pinaliwanag ko sa kanya kung itatop coat namin to, medyo negative kami kasi nga papel siya. So kung tatop coatan ko to ng gloss, baka mag-peel yung ano, yung papel. Tsaka baka mag-bleed. Alam mo 'yun, yung parang tingin ko, guess nyo naman yung sinasabi ko, no. Hindi ko lang masabi kasi minsan talaga nang maayos, lalo na pag minsan nawawala ako sa focus. Basta yung ano siya, yung halimbawa yung ano, isa sa isang bond paper may print din na basa, nag-aano yung ink, di ba? Kakalat yung ink. So may possible na ganun yung mangyari dito, kaya hindi na namin ginawa, no. Napag-desisyonan na lang namin ni client na wag nang gawin. Nga pala si client is meron siyang page, no. Nag-aano siya, isa rin siyang artist, no. Ano siya, gumagawa siya ng mga portrait, no, yung drawing, sketch ganyan. So, kung gusto niyo rin magpagawa sa kanya, so ilalagay ko na lang yung mga ano niya, social media accounts niya diyan sa may description. Alam ko yung page niya is yung Portraits by Mia, yun. So, kung di ako nagkakamali, yun, no. So, kung gusto niyo, message nyo lang din siya, no. So, eto naman na si Sanji natin, no. So, ilagay na natin para makita natin kung ano yung itsura niya kapag merong nagbabagang paa na all nagbabaga. Ayan. So, ayan si Sanji. Tapos, eto yung kanyang binte na may flame effects na dating may scratch. Isang mahabang scratch. Ayan. So, ayan. Nga pala, bago tayo magtapos, bago matapos tong video na to, nagpapasalamat po ako sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin, no, kay Kaplamo. At yung iba, nagda-direct message na sa akin, no. Minsan sinasabi nila, nagpapasalamat sila sa akin kasi nga, natututo daw sila mag-custom ng figure, mag-repaint ng figure dahil daw sa mga ginagawa kong video. So, ang masasabi ko lang po sa inyo, mga ma'am sir, is maraming salamat po talaga sa pag-support sa akin. Sa mga nag-message naman din po sa akin sa page, alam ko yung iba sa inyo, hinihintay yung reply ko, no? So, pasensya na po kasi minsan hindi po talaga ako nakakapag-reply sa mga messages nyo kasi sobrang busy po talaga at ang dami ko pa rin pang pending na gagawin. Kaya, hindi rin po muna ako nag-a-accept sa ngayon, no? So, yun lang po at maraming salamat, naway ligtas po tayong lahat, no? Mag-iingat po kayong lahat, no? So, ayun, maraming salamat po, lalo na kay client natin. Ayan, sana magustuhan niya yung ginawa natin kay Sanji. Yung mga nakikita niyo puti-puti dyan sa may binti niya is, sadya ko po yun para yung, ano,
Di ba sa anime meron yung mga parang puti-puting nag-aano, kumbaga parang mga abo na lumalabas din sa paa niya. So sinadya ko po talaga 'yon. Ayan. So ayan po yung itsura ni Sanji. So papaikutin na natin siya para makita niyo ng buo, guys, no? Ayan. Maraming maraming salamat po ulit talaga, sobra. Sana bago mag-end pala tong year na to is makaabot na tayo ng ano, no, ng 1k subscribers. So malapit-lapit naman na tayo mag 1k subscribers, no? So sana pagdating ng Pasko, yun na yung gift nyo sa akin, guys, mga 1k subs, tapos papa-giveaway tayo. So yun lang, maraming maraming salamat po ulit. See you po next week. Peace.